my god! Wow! Gago! 2,000 years later. Gago! It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pen, anong ngerti message prayer? Kaya mo na. Good morning. Gagawin natin yan ay mag-spray ng mais. Gagamitin ko itong electric sprayer na to. Yung gagamitin kong sprayer ay electric. Sina-charge po yan. Ayan. Switch mo lang yan. Tapos, itong clamp niya, pipindutin mo lang din. Diba? Kadalasan, may sprayer ganito, manual. Mas mabigat to kasi yun. Ito ang pinapump. Ginagawa mo! Ay, pwede. Gago! Bwede ganyan. La! Tulay kang panagsay. Takano siya. I-spray natin ngayon ay pang yata? Pang uod. Lagyan mo na ng purudan. Tapos cheeks. Cheeks na gamot. Ayan. Pinapuno. Igal ka. Nagtaktak yam nga eh. Di kami nagilaw. Laglag. Lagay din tayo ng gamot. Ayan. Lagay lang natin 25 ml. Alya na to. Alya. 25 ml. Ito yung gamot chicks. Pang-uod yan. Okay. Sana all my cheeks. Gago! Then, maglagay tayo ng purudan. Nagamit natin purudan. Pang-igis mo lang. Ngayon, apital haluan. Magay tayo isang lata. Apital haluan.
Tano pumigsa. Yan. Then tubig. Ano bag dito? Ano may tag balita guripaw? Ano bag? Ano guripaw? Bebek man na doon. Ginagawa mo? Dito pala. Kaya pala hindi nagmamatch eh. Ay, kalub na nga eh, boy. Okay. Hindi na tapon. Ganun ko, boys. Boys. Nagbasite. Natin hihintayin yung pagtubo ng mais nung tinamnan natin yung last video. Dito na tayo sa malalaki. Sa area. Kaya natin ng chicks na may halong purudan para mamatay po yung ano, yung mga ganito. Kunwari, mga ganyan. Diba? Marami siyang uod. Naubos yung dahon ng mais. Kaya dapat buksayin natin mga yan. Ah, bigat. Na alam. Ha? Sa isang lakaran guys, kapag mahaba yung ganito, kaya niya ng anim na row. Pero sa akin, short. Kaya, apat lang. We'll start na tayo ng spray. Napakadali. Yung mais na to, ganito kalaki, 1 month na po yan. Kasi yung mais, sumabot lang siya ng 4 months bago maani. Kailangan natin gawin ito para hindi maubos yung dahon. Diba? Mga pesteng yan. Sa mga parte ng mais na wala namang uod, medyo bilis-bilisan lang natin. Para hindi matakaw sa ano, sa spray. Pero pag nakita natin yung ganito, yung malub, babanatan natin yung papaliguan natin. Yun lang.
sabi ng iba, hindi na daw kailangang sprayan yan ng pangpuhod. Kasi 55 days lang daw ang buhay nila. Ang rason nila, kapag daw umulan ng malakas, malulunod daw sila, kaya mamatay na lang sila. Kaya hindi na daw advisable mag-spray ng pang-uod. Pero ang sabi ko naman, kailan mo pa mahihintay yung ulan, di ba? Hindi mo nga mahihintay eh, hihintayin mo pa. Hanggang sa kakahintay mo eh, maubos na yung dahon ng mga mais mo, di ba? Kaya dapat mag-spray pa rin tayo. Tulad din ng mga liniligawan yung babae, ganyan, mga lalaki. Yung mga babae rin namang naliligaw ng lalaki, di ba? Wala na kayong mahintay, di ba? Maliban na lang kung malakas kayo masyado. Yung tipong kahit pumuti na yung buhok niya, naghihintay pa rin kayo. Sa pag-asang hindi niya may bibigay. Ayan rin ang mais. Bago pa mawala yan, kailangan na nating puksay ng sumisira dito. Diba? Tulad ng mga relasyon natin. Kung may sumisira dyan, eh, kailangan na nating umiwas. Kasi tayo yung may isip, di ba? Kaysa sa pumapatol tayo, mahirap na. So, pala, ito, nasa 8,000 square meters lang to. Sana umabot. Umabot hanggang dulo yung laman ko. Laman ng sprayer. Umabot nga, ayos. Ito ang buhay farmer. Walang mahirap sa taong may pangarap. Diba? You agree with that, men? So yun, tapos na tayo. Uwi na tayo mga sir. Oh,
shoutout pala sa pinakamamahal kong babae sa aking buhay. Kahit anong pagod eh, makita lang kita at marinig ang iyong napakagandang tinig eh. Napapawi lahat ng aking pagod. Thank you. Shoutout din sa aking pinsan. Ingat kayo dyan lagi. And of course, sa number one tropa ko, patungkol sa mga kabaliwang bagay, Romel Sumahit Bersosa, Idol. Bye.